Wherefore I put thee in remembrance that thou stir up the gift of God, which is in thee by the putting on of my hands. For God hath not given us the spirit of fear, but of power, and of love, and of a sound mind. Be not thou therefore ashamed of the testimony of our Lord, nor of me his prisoner, but be thou partaker of the afflictions of the gospel, according to the power of God. Sabay-sabay. Who hath saved us and called us with an holy calling, not according to our works, but according to his own purpose and grace, which has given us in Christ Jesus before the world began. Ay, jump na tayo. Let's, Panginoon, maraming salamat sa inyong mga salita again. Tulungan niyo po ang bawat isa sa amin, especially ng lingkod, Panginoon, na matapos tuloy dito, Lord. At palagi niyo pa pag-aaral. Tawarin niyo ang maraming pagkukulang sa inyo, Panginoon. Makuha namin sa stansya nito, Lord. Makita namin kalagayan as we balikan namin again si Timothy. But ito si Paul pa rin to, Lord. Nakita namin na kami po yung nililingkod sa Diyos. Yung ibang babalak. Ba, konti pa lang. But kami po yung tiwala sa inyo, Panginoon. Tulad ng dadanasin dito ni Paul and Timothy. Makikita namin sila yung nagpatuloy. Especially Paul, Panginoon. Nasa isip niya rin ang inyong purpose and grace pa rin. So I pray na kami po ang the same, Panginoon. Ngayong gabi, ang biyaya, ang magitan sa amin, sa inyo, Panginoon, at inyong purpose ang makita namin, Panginoon, bakit namin ginagawa ang mga bagay-bagay ito, Panginoon, na ito yung mag-encourage sa amin. So, ilang po, Lord, kaya malulati. In Jesus' name, we pray. Amen. Amen. Okay, pray niyo ako, ha. Medyo... Okay. Good evening po sa lahat. Tabihan mo na, Ate Marge. Hindi pwedeng ganyan-ganyan dyan. Dapat yung hataw. Kasi yung sigaw. Okay. Okay, so tayo po ay again, magandang gabi po sa lahat. Title po nito is in verse 9, sabi dyan, according to God's purpose and grace. Ganun na lang. So medyo karaniwan yung mga katagana yan. No? Tinignan ko po yung purpose and grace. Lagi sinasabi yan ni Paul. And then, even yung introduction niya, no? Makikita to sa other three, I think, na ipos, epistle. Okay, so again, tinalo na po natin itong 2 Timothy kasi bumalik tayo sa 2 Thessalonians. But anyway, tuloy tayo. Naalala niyo po yung 1 Timothy. Napakaganda, malalim kasi ito po yung lingkod ng Diyos. Nagpapayo, nagtuturo sa isang lingkod din ng Diyos. So walang may tatago po sa atin dito kung nakikinig lang tayo. Kung inaalam natin, gusto natin alamin yung kalooban ng Diyos, eh yan na. Diba? Parang, sino ba yung kaninang sa van, nag-uusap kami ni Brad. Kung nakikinig ka, ako natin, ano pinag-uusapan nila? Medyo nakukuha mo na eh. Ah, ganun pala yung IT, no? Ganun pala yung, diba? Ganun niya, pag mag-aayos ang sasakyan, makinig ka lang, medyo ka natututo, diba? So, ganun din dito, ito letter to, sa malalim at salita ng Diyos. So pag tinutukan mo ito, maututo ka at sana ganun mo nangyari sa 1 Timothy ngayon. 2 Timothy, ang pagkakaiba, bukod sa pangalawa. So pag sinurvey nyo ito, parang nakakulong na naman ang inyong lingkod, sa ating lingkod, si Paul. So siya po yung sabi ng mga scholar, malamang hindi ito yung dati niya na kinulungan. Kasi ganun nga, madalas si Paul sa nakakulong eh. Nakalaya siya, ay nakulong ulit. Okay. Anyway, isa-isa na po natin. So, sino dito ang gusto makulong? Wala naman siguro, no? Pero kung yun ang kalooban ng Diyos, gusto mo yun, Julia? Ikaw, Juliana. Ikaw, Ezzy. Ikaw, Joshua. Ikaw, Christian. Ikaw, ayaw mo ikaw. Nakinig ka ba? Ikaw, Ate Marge. Nakinig ka ba yung tanong? Siyempre natin makulong, pero kung yun ang gusto ng Panginoon, katulad ni Paul, mamaya makikita natin dito, iyakan to eh. Kasi kung di siya magkukulong, kasi kaya naman siya nakulong, kasi ginawa niya ngayon kalooban ng Diyos, alam niya may konting time lang tayo eh. No, hindi na siya nagpa-happy-happy, hindi siya nagpa-yaman. Alam niya, na very crucial ang oras natin dito sa mundo. Pag ikaw, for example, ano, pastor ka, yun lang ang dalas example sa atin eh. Ngayon, pastor ka, tapos ang focus ng ministry mo, puro ibang bagay, tapos bagla ka na lang.
usong-usong sa mga pastor eh. Kahit CCF, kahit Catholic nga eh. Pag pinapakinggan, minsan napakinggan mo kasi, alam mo na, may bida ng ano, di naman totoo. So in a way, natuwa kasi totoo yung sinasabi, pero hindi totoo sa kanya, na nakita niya pagkakaiba nun. Totoo yung sinasabi niya, pero sa kanya, hindi totoo yun. Ibig sabihin, plastic, hipokrito. Patulad ng mga false teacher, pag sinabi lang, preach the gospel, anong kinalaman nun sa totoong gospel kung hindi ka naman ligtas? Diba? So yun ang problema. Kaya si Paul, patulad ng ginagawa natin ngayon, konti lang po yung oras natin. Nung nakakanin yung Nobel libro ko. Nasa yun ba yun? Nasa uli mo na, nakakanin yun. Yung The Baptist. Anyway, di ba, pag inaaral mo yun, di ba? Totoo yun. At na-documentary din. Hindi tayo dito para magpasarap eh. Amen? At kung sila nagpasarap-sarap, yung mga lingkod ng Diyos, wala rin tayo lalo ngayon. Hindi nakarating yan. Kasi sabihin mo, nandiyan naman yung Bible. Eh. Kala mo ba, ipaparating yan sa tao dahil lang andyan? Kahit palibre yan. Hindi babasahin yan pag hindi yan pinipreach. Pag nawala ng gana sila, ganyan lang yan eh. Uga, basahin pa ba yun? Titiwala pa ba sila dyan? So kailangan talaga, kaya sabi ko sa alala, ganun. So sana kung sino may handa sa inyo, sarap na buhay nyo dun. Ang bihira. di ba? Kaya naisip ko, sana kayo na lang or kung sino man doon. Kaysa naman baka kasi may makabalita niyan. Kaya hindi ko rin masyadong binibida. Kaya din ganun eh. Sabihin na yun, wala naman pala kayong tao. Ako na lang. Paano yun? Diba? Mabuti man lang. Kung kahit magstay dito na 3 taon hanggang 5 taon, makita natin kung anong klase yan. Makita ganun talaga. So anyway, so yun tayo, likod ng Diyos. Sabi niya, Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God. So bilisan ko na lang ito kasi paulit-ulit po sa mga epistle niya. No? So ibig sabihin, hindi siya apostol na gusto lang niya. Natake lang natin niya sa ibang mga epistle. So gusto, ginusto talaga ng Diyos at alam natin yun, at alam niya yun. Kasi kahit makasalanan siya, talagang ginamit pa siya. And then, nung ginagawa niya kalooban ng Diyos, binibigyan ng Diyos ng katagumpayan, ginagawa niya. At even, mga tapos tayo sa Galatians, di ba? Ay, tapos tayo eh. Hindi sa ano pa rin, online yun, no? Pero kahit sa Galatians, even Peter, no? Tinira niya si Peter. Doon lang sa isang bagay na mali talaga si Peter. So, sabihin, yung witness na si Paul ay totoong lingkod ng Diyos, nandun talaga, okay? Kaya masabi niyang kalooban ng Diyos na siya yung maging apostol. So, ganun din po tayo, no? Nabanggit natin kanina yung papastol. Kahit hindi pastol, no? Lalaki, mga babae. Paano malalaman kalooban ng Diyos yan? So sa atin, sinasanay ko naman kayo, di ba, sa spirit. I mean, pag nag-propose ka ng kung anong ganyan, tatanong agad kita according sa salita ng Diyos. So hindi yung masagot or even kailangan magsinungaling, wala ka sa kalooban ng Diyos. Amen? Yun, ganun lang simple yun. So iwanan ko na dun, ha. According to the promise of life which is in Christ Jesus. Ano yung promise of life? Juliana. Ano yung promise of life? Salvation. Galing mo, ha? Hindi kasi mahirap, di ba? Ulit-ulit yan, eh. Ano ba life meron tayo kay Jesus? Hindi yung katulad ng mga false teacher. Ano yan? Nang life sa kanila, payamanan, pasikatan. Hindi. Yung pinangakong buhay na kay Kristo, ano yun po yan? Yan po ay, of course, yung pinakamagandang klase ng buhay, everlasting life. Paulit-ulit po yan. Ay, naalala nyo. I mean, siyempre, I am the way, the truth, and the life. I am the bread of life. Ano pa? Paulit-ulit, everlasting life. Ngayon, to Timothy, my dearly beloved son, grace, mercy, and peace from God our Father and Christ Jesus our Lord. So, mabilis lang yung grace, mercy, and peace. Madalas siyang pambati nila. Si Paul, again, makailang ulit yan. And then, si John ata isa. So, anong pagkakapare-pareho ng grace, mercy, and peace? Ito sa mga bagay na sinisik natin. Amen? Yung mercy muna, of course, awa ng Diyos. Katulad ngayon. Kanina, nag-pray ako, Lord, paano makapag-preach ako si Brad? Di ko naman sabihan. Pangit naman na manood tayong TV dito, di pa tayo sorihan, no? Amen. So, Lord, kaawaan nyo kami, amen? At siya'y maawayan naman. Ngayon, grace, ganun din. Of course, minsan di natin deserve yung mga blessing.
Pero hinihingi pa rin natin, di ba? Safety, Lord, wag naman kaming wala nang kung ano, di ba? May mga diskrasya, may mga walang tabaho, di ba? Huwag kami sumahala ng pagkain. So, kailangan lang. Kaya yung peace naman, ito naman, nabanggit natin kailan lang. Kahit mayaman ka, minsan, wala kang kapayapaan. Madalas ngayon, mayaman, kapangyarihan, walang kapangyarihan, walang kapayapaan eh. Takot sila lagi na papatay sa kanila, di ba? So, walang kapayapaan. At of course, pag hindi ka sigurado sa langit, ano ka? May kapayapaan ka ba nun? Hindi ka sigurado sa langit. Hindi, parang kang yun. Galit ka salita ng Diyos eh. Nare-remind ka kung saan ka pupunta. Impyerno. So, kailangan natin ng peace. So, again, grace, mercy, and peace. Pinapanalangin ni Paul kay Timothy. Yung sana magpatuloy sa kanya yon. Mga bagay na yan. Okay? At ito ay galing sa Panginoon, Jesus, at ang Ama. So, ito makikita natin kung anong kalagayan nila dito. So, I thank God whom I served from my forefathers with a pure conscience, that without ceasing, I have remembrance of thee in my prayers, night and day. So, obviously, no, magkalayo sila. So, night and day, pinapanalangin. Bakit? Makikita natin namaya. Kasi si Timothy, may mga ginagawa na po siya. Di ba? Nakita natin last time, pastor na siya. At baka nag-isimula pa lang. Pero pastor na din. Hindi lang siya pastor, para siyang disipulo niya na eh. Ni Paul. So, pag may kailangan gawin sa ibang church, siya yung gumagawa, sinasamahan si Paul. Matagal na panahon, sinamahan niya si Paul. So, handa na siya. Alam niya na yung bukod sa doctrine, yung manner of life ni Paul. Okay? Eh, sabi diyan, pinapanalangin niya. So, magandang encouragement po. Ito, again, huwag niyo sasabihin na, but pinapanalangin kita, hindi naman. Obviously, panalangin mo talaga kasi naramdaman niya rin yan eh. Di ba? Pinapanalangin kita, anong pangalan mo? Parang gano'n, parang paano pinalangin? Pwede din naman, kaso hanggat maaari, kilala mo, di ba? Okay, anong problema mo? Eh, alam mo naman. So, yan. So, alam ni Paul ang pinagagalingan. At sabi nga niya, basahin na nga natin sa Paul, sabi dyan, greatly desiring to see thee, being mindful of thy tears, that I may be filled with joy. So, obviously, matagal na po sila hindi nakikita. Alam ni Paul, naramdaman niya anong pinagagalingan. Pinagdadaanan ni Timothy, pag ikaw pastor, ano? Ano yung pinagdadaanan mo? Lalo sa panahon nila. Kahit sa atin, ano yung mga kalaban mo? Lahat na eh. Banggitin mo na eh. Ano? False doctrine. False teacher. Kaya may false doctrine. Kasi false teacher. Pag malaki pa nila yan, titindigan pa nila yan, mahagi pa nila yan, di lalong sumakit ang ulo mo. So, false doctrine, false teacher. Ano bang kalaban ng pastor? Malingkod ng Diyos. Ha? Carnal Christians, ano ba? Pasaway na member. Di ba? Yun actually yung pinag-summarize yun. Kasi pag pastor ka, ang ano, bukod salita ng Diyos, yung tao, hindi mo lang siya pinag-preachan, tinuturuan, inaalay, inaakay mo, and then, iniisip mo yung dapat sa kanila. At hanggat maaari, madalam sila doon sa tama. Tama yun, no? E magbatigas pa ulo, paano na? Sinabi mo na, ulitin mo ulit. Kasi amen, amen pa, naintindihan mo, opo, ba't may ginagawa yan? Sinungaling pa, patay na, sakit sa ulo nun, sakit sa puso nun, hindi mo alam kung you're dealing with the reprobate or what. Amen? Amen. Kaya ngayon, nakikita na ni Paul yun, ito siguro iyak po ng iyak. Nakita nyo ba yun? Ba't ka may iyak? Eh, minsan masakit eh. Tinutulungan mo nga spiritual, maging sinungaling pa sa'yo. Sino ang makakatulong sa'yo? Pastor, ikaw po. Ito yung gawin mo ha. Ayoko po. Ano ba? Ano ba? Ano ba? Bakit nabanggit na, no? Eh, sabi, carnal Christian. Eh, bakit nga naging carnal? Ha? Madaming, bakit hindi naikinig, madami talagang challenge eh. Sa panahon natin ngayon, mga bata, makapanood dyan sa internet ng kung ano-ano, may makita sila dyan, magtatanong yan. Mas may makinig din silang false teacher, nakala mo, sigurado sinasabi nila, mayaman, kala mo, totoo na. O paano yan? Sige nga. Kasi iba niya, kaya ang experience natin dito, iba naman, di naman tatanong. Siguro alam rin nila, mali sila eh. Ayaw na rin nilang masabihan. So, ang gagawin niya, okay lang po ako, pinatid natin. Hindi, ang sakit na naman sa ulo nun.
Amen? Dalawa'y nasa isip mo, may ginawa ba akong mali? May kulang pa ba? May nakita ba sa akin to sa church? Ang dami mong iisipin eh. So ano pa? Ang isip ko kanina. Ayun nga, mga kamunduhan na dinudulot ng mundo, of course. At yan, sa panahon natin nga, binobombard tayo yan. Parang binobomba ka. Paglabas mo lang dyan, pagbukas mo ng cellphone, hindi na pwedeng di mag-cellphone si yung mga college. Pwede ba yon? Si ano nga eh. Pwede lang patayin yung cellphone remote. Dati bumili ako ng ganun na plan. Para yung mga anak ko, nakikita ko lahat ng ginagawa sa cellphone. Eh, mahal. Parang 1-3 ata, isang taon. Okay na rin sa ano eh. Maso, masyadong ano din naman. Nag-aaway kami. Eh, baka hindi rin madisiplina, di ba? Kasi kailangan disiplina, personal yan eh. Maganda rin siguro yun. Anyway, naasar ako kasi inuunti-unti ako. Sabi ko, pwede bang one time fee na lang kahit 5,000, babayaran ko yan. Eh, wala kaming ganun. Eh, di, wag. Ayoko na. Ang hirap, di ba yun? Mga sa pamilya pala, ganun, sa pamilya. Lingkod ka ng Diyos, may pamilya ka rin, di ba? O saan naman lang kasama mo sila. Pero dahil mga bata rin yan, di ba? Hindi yung automatic. Amen? Amen. Sana wag nyo kaming isipan ng ganun. Ayan, si pastor, anak ko ni pastor, dapat automatic yan. Tapos, nakita mo na ng konting mali, sobra naman yung expect mo and pagbatikos mo. Amen? Amen. Ang daming kalaban. Kaya alam ni Paul yun kasi naranasan niya rin. Ito si Timothy talagang... Ano sa palagi niyo gagawin ni Paul? Pahintoy na siya? Eh si Bud lang. Salamat nga. Nag-ano si Bud. Minsan yun ang iniisip ko, Bud, kahit ano ka na, once a month. Kasi baka masagad ka naman eh. Ah, so ito yung sagot. Ang sabi dito. Namaya pala yun. Pero ito yung naalala ni Paul. Kumbaga pinapaalala lang niya, naintindihan niya bakit si Timothy ay magandang pananampalataya. Hindi lang sa kanya yon. So ito, actually gusto ko mag-focus sana dito pero hindi, gusto kong tapusin ang first time. Pero isa-isa butante daw, mapasa tayo sa mga babae. Naalala niya, tinira tayo ni Paul sa 1 Timothy. Ito yung pambawi. Sabihin niyo, mga women naman, tahimik lang. Ito, tingnan niyo kung tahimik to. Nasabi dito, kasi kung naalala nyo din yung tatay ni Timothy, anong klase daw yung tatay ni Timothy? Greek siya eh. So, posible rin naligtas, eh hindi natin alam kung ano. Tama ba? Parang wala akong naalala na naligtas siya. Pero still, Greek siya. Pero itong mga to malamang, mga Greek din sa umpisa, Timothy, diba? Timotheus. So, pwede naman maligtas. Pero itong mga lola niya pala, saka kanyang nanay, sabi dito, when I call to remembrance the unfeigned faith, pag sinabi pong unfeigned, ay walang... kasinungalingan or walang pagkukunwari, walang kapek, walang peke, walang hypocrisy, unfeigned. So obviously, mayroong pananampalataya na pinepeke. Ang ganda kay Lois, saka kay Eunice, or Eunice kasi tawag ng isang Bible dito. May ganun kasi siya. Anyway, Eunice na lang. Hindi po asawa ni Superman to ha. So pero sabi dyan, yung kanyang lola at kayong kanyang nanay na napakaganda na pananampalataya, walang pagkukunwari. Kaya sabi niya dito, and I'm persuaded that in thee also. So alam niya na bakit si Timothy maayos sa likod ng Diyos. Sino yung responsable bukod sa salita ng Diyos? Lolo, lola, mga babae puro sa buhay ni Timothy. So ganun po yung parang sinasabi ko last time sa inyo. Gusto mo mag-engineer, pastor, gusto mo mag-engineer eh. Eh kung mag-raise ka ng, kunwari lang, engineer mo na yung vida. Eh pag naging nanay ka, yung anak mo, 5, isa engineer, isa lawyer, isa pastor, isa, ano man yan, general. Sabi mo ba ang nanay ka, hindi ka pa-fulfilled ng lagay na yun? Diba? So ito yung magandang example natin sa Bible. Na kilala na ng karamihan pa si Timothy, siyempre si Paul, hindi si Timothy. Eh sino si Lois? Eh yung asawa ni Superman. Hindi. Si Eunice, meron akong classmate dati Eunice. So anyway. So nabanggit din yung pangalan nila. Pero alam mo ha, pag inaral mo to, kapasalamat ka dito sa dalawang kababaihan na to. Anong ginawa niya kay Timothy? Anong pangaral ang ginawa niya kay Timothy? Para si Timothy ay nanampalataya talaga ng lubos sa Diyos. At walang peke. At dahil kahit ngayon, dahil ng peke. Magsama namin kanina ni Bud yung mga Baptist na ewan. Ba't gano'n, pastor? Eh, nung lalo, bago si Bud, tanong sa akin. Ganun ba't eh?
Diba? Kala ko, hindi ko sinabi yung baptism ang ano, liligtas sa'yo at lalong lahat ng baptism, totoo. Kasi dati nga, Christian lang yung box nila, diba? Mayroon din si Raulo, may Judas pa nga eh. So hindi natin, never natin, kaya hindi natin tayo nakipag-baptist day as if united tayo na ewan. Hindi naman. Amen? Amen. Ano ginawa ng dalawang babae? Sino mga babae dito? Taas kamay. Mga dalaga. Mag-aanak ka ba, Jamie? Ikaw, Ate Jana. Ikaw, Julia. Ikaw, Juliana. Ayun yung mga dalaga natin. Wala na. Kaso, loko-loko yung asawang lalaki. Anong gagawin mo? In the first place, hindi dapat, di ba? Pag sinabi, Juliana, diyan ka lang sa bahay. Ako magtatrabaho. Masunod ka ba? Siguraduhin niya yan. Kung wala, wala. Isahin ka ng buhangin. Saka... Hindi. Mabuti naman ang Panginoon. Amen? Amen. Pagkain lang yun. Mga loko-loko ang dahil pagkain. Anyway, ano pa? So yun po, sana nakuha niyo yung part na to. Meron tayong time. I-purpose niyo na, mga kababaihan. Huwag na huwag kayong makikinig dyan sa mga... Ngayon, lahat naka-gear dyan. Di ba? Kaya nga, college, mga babae. Parang may nakita ako, puro strong woman, independent woman. Ganyan ngayon, pinoportray sila kahit nga sa mga pelikula. Eh. Alam mo, totoo. Babae, saka lalaki. Tatlong babae, at tatlong lalaki. Patawa yun. Koto sa... So, pero may mga iba natitrain, pero still, hindi yun ano sa kanya. Ang dami na wala sa kanya. At bago ko makalimutan, ano yung papanalo ng puso ng lalaki? Sige sabi doon. Bakit mo alam? Eh, totoo yun, no? So, ngayon, kung ganun na pangasawa mo is di masyado, di turuan mo na lang or encourage mo. Pero totoo yun, tanggal ang sakit ng ulo niyan. Pag nakakain niya ng masarap tapos mura, tapos napapakain kayo, tapos paano nangyari yun? Madiskarte eh. Tapos masarap. Men? Kita niya na, wala na. O ba eh? Paglulusi, wala si Ray-Ray, no? Ano, giship ba siya? Hindi. Tuloy. Pwede naman palang libre. Principal. Ano ba yung sabi? Magkano? Per day? Bira. Isang mukha. Sabi mo ako, ito yung bahay namin. Meron tong tinatawag na nakalimutan ko. Kasi sa batas, doble yung binabayaran namin na sabi doon para yun sa mga school, public school. Kung saan mapupunta yun, kaya huwag niyong titingnan na para akong walang ginagawa sa inyo. Natotoo lang, mangyata ba ako ka? Obligado kayo. Anyway, ayan, so nakukuha ba mga ladies? Huwag bababa ang tingin sa sarili nyo. Maganda ang magiging role nyo sa buhay ng pamilya, asawa nyo, mga anak nyo. Napaganda. Wala nga katulad actually. Ngayon, itong mga sanlibutan naman, sino? Sino OA naman, di ba? Yan nga, mga independent woman, tapos nagpapabaho. Sa amin po, pambihira, may nagpapump pa dun eh. Alam nyo yung pump? Alam nyo yung pump? Mga nagbe-breastfeed. Anong ginagawa? Nagkatago sa isang cubicle. Nagpapampu ako, pambihira. No? Hindi niloko ka ng mga ano dyan, pero hindi, okay lang. Ay, kung mapanis yun, sabagay, hindi daw mamas yun. Saka, ay, kung nasa bahay na lang yun, di ba? Anyway, ala eh. Wala ko ng klase na pangasawa. Anyway, gusto ko pa itong bigyan ng ano eh. Nakakita na ba kayo ng bata na, alam mo na, walang pananampalataya or loko-loko? Sino nakakita na? Sinong hindi? Sinong hindi nakakita? Sinong? So lahat tayo nakakita na, di ba? Kahit dito minsan, tingnan nyo. Again, huwag nyong, dito sa atin sa loob, huwag nyong usga ng ano. Kung medyo mahina sa ibang bagay, tulungan mo, nandiyan na kapatid eh. Lalo member. So pero pansinin nyo rin, gusto kong pansinin nyo. Kaso parang hindi kayo mag-settle sa less. Ibig sabihin, okay na yung hanggat pa ba kami pareho para maraming kita. Ano yung nawawala? Yun ang di mo alam. Hindi mo agad malalaman yun. Pag yung anak mo, loko-loko na, magsisisiyan na kayo ng asawa mo, ganun.
Ang sakit nun. Yun yung sumisira sa pamilya. Amen? Kaya hindi po ang Diyos ay nagkamali sa kanya sinasabi dito. Amen? Ang sabi sa Genesis 2:24, therefore, shall man, father and shall mother and shall cleave unto his wife, and they shall be one flesh. Walang hiwala yan yun. Pastor, hindi na siya masyadong sweet eh. Hindi pa ako tinitrip dati. Eh, tingnan niyo ka pa ang kailangan niyo. Baka hindi pa talaga sapat eh. Amen? Kaya nga, hindi ko gusto nagsitasi mamaya. Para gayahin niyo rin. Tsaka minsan, nakapahiya ako rin siya, di ba? Pero sa totoo lang. Napasalamat ako, obviously. Amen? Kasi wala eh. Hindi ko makitang nagawa natin yung ginagawa natin ngayon. Hindi dahil dun. Ganong klase ng commitment and support. Amen? Masaya pa kami pareho. Ewan ko lang yung anak namin. Sasaya yan. Okay. So yun ang gusto kong sabihin ng mga batang babae, especially, tiwala lang kayo sa Diyos. Kasi kung total asawa nyo yun eh. Kaya ito yung nangyayari rin pala no, sa kanila. Kaya hindi sila magkaayos, di ba? Kasi ganun pala, sa pera pa lang, nagdududahan na. Eh paano pag nawalang ang tabaw, di paano ako, parang iniwan mo ako. Pisa pa lang yung iniisip mo. Paano pag namatay ka? Okay, maganda kayo, may insurance eh. Pero mo ko, lahat ng tabaw, may ganun. Di ba? Tiwala ka sa Diyos. Amen? Amen. Tutukan mo yan siya, paglingkuran mo. At lalo yung mga anak nyo. Amen. Kasi kung yung asawa mong lalaki tutok sa trabaho, paano matututukan yung bata? Yung lalaki po, ano lang yan, high level planning. Tsaka pag kailangan mo na ng reinforcement. Yan lang yan eh. So nakafocus siya, paano kayo magkaka pera, mabuhay, and then support sa ibang bagay. Pero yung tutok po sa bata, as in alamin mo yung iniisip ng anak mo. Amen? Parang ganito eh, si Louis, si Eunice. Nagpalaki sila ng isang Timothy, giant in the faith yan. Hindi nga lang natin alam kung si Paul. Eh, si Paul kasi parang supernatural, salamat sa Panginoon din, di ba? Pero si Timothy, kaya nung hindi na sumikat si Timothy after nito, I'm sure ang dami yung ginawa sa Panginoon. Amen? Amen. Hindi na sinulat dito kasi hindi na kailangan eh. Sa langit na tayo magkakaalaman yung bakit kaya na-establish yung churches. For example, sa Antioch. Ngayon, wala na ngayon yun eh. Pero at least marami yung narating. Pag inaaral ko po yung mga history na yan, yun ang lagi kong tanong ko eh, anong klaseng tao itong mga naglingkod sa Diyos? Paano nila accomplish to? Amen. Sa mga bawat mga free country na tinatawag nila, kahit pa paano, may kalayaan tayo. Imagine nyo sa Muslim world, paano yun, di ka mag-preach doon. Ma-offend agad sila eh. Diba? So ngayon naman, inuunti-unti rin tayo. So ating YouTube, strike one, wala naman yan, buti nga yun, konti pa yun eh. Doon naghirap din ako doon. By the way, kung meron kayo sariling recording, pwede kayong mag-record. Kaso, ako sa inyo. Mga tiyaga kayo. Anyway, kasi ginagawa natin yan para magampanan yung kalooban ng Diyos, isa yung mag-preach sa labas. Amen? Ayun, si Timothy. So again, sa 1 Timothy, nakilala rin natin si Timothy, ginagawa niya. Pero dito sa 2 Timothy, yun pala, nakita natin kung bakit ang Timothy na ito po ay naglingkod sa Diyos. At kahit sa batang siyang isip, ako po ay medyo matagal na akong ano eh, alam niyo naman, di ba? Decide akong pastor, ilang taon na ako, 38 na ako eh. Ito si Paul, ako si Timothy, parang ganun din pala daw. Nagtatalo kasi yung mga scholar eh. Obviously, may asawa na rin to, hindi pwedeng wala. So, wala sinabi yan, obviously, ang laki ng advantage mo pag pinalaki ka ng nanay mo, mag-pray ka. Nanay mo, so nakita mo na dinidinig yung panalangin mo. Magbasa ka ba? Tumatalino ka. Nakikita mo, iba ka sa iba. Yung talino mo, iba. Dahil kasi, salitahan ng Diyos eh. Diba, sinabi rin dito sa ibang part yun eh. Sabi ni Paul kay Timothy. Saan sinabi yun? Yung... Sabi yun. Wala dito. But anyway, yung salitahan ng Diyos, nakakapagpatalino daw, diba? Unto salvation. So, gano'ng nakatalino nun? Talino mo. Amen? Amen? Okay, so anong gagawin mo ngayon kung binigyan ka ng blessing ng Panginoon? Katulad ni Timothy, no? Huwag mo na sayangin. So si Timothy, trinane dahil si Louis and Eunice, nanay at lola niya, ba? O Timothy, parang sino ba tinutulak dito ng nanay niya, tatay niya. Diba? Si DM mata, diba? O DM, nung ka na. Ang pag-asa dito, diyan ka, makatuto ka. Ikaw, Christian, diba? So kahit paano sila ay nilagay sa magandang kalagayan. Amen? Amen.
Eh sabi dito, anong gagawin mo? Nakikinig ba mga bata? Ito ay very common theme sa mga youth, ano. Sabi dito, wherefore I put thee in remembrance that thou stir up the gift of God. So anong gagawin? Mayroon ka nang binigay sa'yo. Parang isang ingredient sa kung anong pagkain yan. Ano bang gusto ngayon masarap na pagkain na mahal? Pag wala nun, di masarap. Kami, mayroon kami pandan dyan. By the way, sabi ng kay daddy, magpandan sarap eh. Iboboy lang ni Mami Ann. Ang halimuyak na, oh. Nakaiba eh. Huwag niyo kakainin yung damo. Inaalis yun. So, pag binigyan ka ng magandang regalo, for example, sino ba? Diba, maganda yung tsura mo. Kunwari, alam mo naman mga karnal, minsan nakatingin dyan eh. Pag bungi ka, duling ka, bahala ka dyan. Kahit matalino ka, hindi ka pakinggan yung iba, ganun. Ano pa yung mga gift? Talino, lakas. Ano pa? Yun nga, katulad nito, naumpisan agad siya na maganda. Yung magulang niya ay maayos, at least yung nanay-lola niya. Okay, so advantage yun na yun. Huwag nyo nang sayangin. Amen? Ngayot, amen ba? Amen. Hindi eh, lugi kami. Naglolo ko din muna ako mga 10 years. Diba? Para hindi ako lugi. Imagine nyo, di ako nakatikim ng alak, ng sigarilyo. Tapos di ako nag-ano, ng ano-ano, ML. Diba? Okay. So, huwag niyong sayangin. Kaya sabi niya, which is in thee by the putting on of my hands. So, address natin ito. Kasi mga Pentecostal, may oras naman tayo eh. Yung mga Pentecostal talaga, kailan lang merong, ano na naman, bumibidang, kailan ba yun? Kahit yung mga Catholic eh, di ba? Yung aso. Oh, pag-pray mo kami, yung aso namin. Eh, pangbira, yung mahal pa lang, yung mahal. Hindi, yung nakita ko dito, ha? Hindi, pinakita ko dito. Nalimutan ko. Ha? Sobrang mahal. Hindi, parang mabalang bote pero malaki din. Ciao, ciao! Nakita niyo ba yung post ng mga ABS sa Inquirer? St. Francis of Assisi, pray for mga loko-loko talaga itong mga to. Eh. Hindi nila alam yun eh. Tapos yung mga magko-comment, amen pa. Wala talaga. Mga pagano. Ba doon ang labunta doon? Ayan, so huwag niyong sayangin. Yung iba dyan kaya pa amen-amen yun. Nasanin na sila sa ganung religion. Amen? Marami sila. Yung ginagawa ng leader nila, yun na yun. Hindi mo nagtanong. Ako, nagtanong ako nun. May nagdala ng aso eh. May nagdala ng aso sa church. Eh, wala pa naman. Pero nabasa ko kasi yung aso, puro negative sa Bible. Walang positive dyan. Inulit ko pa yun. Kasi nga, tinignan ko lang. Wala eh. Lahat ng mention ng, again, hindi ko pinagbabawalan. Utang na loob, huwag yun namang dalhin sa church. Amen? Eh sila, mga pagano naman yung Catholic kasi bayaan nyo na. Kaya yun. So ngayon, kung kayo naturuan, una, naligtas kayo, and then, naturo kayo ng salita ng Diyos, pag sinabi stir up, lalo mo pang, ano yung stir? Hindi panloko yan, ha? Ano yung stir? Katulad nung kanina sabi ko, magandang, ingredient. Ano ba kayo masarap na ingredient? Yung katulad nun, pandan. Hindi, kalamansi, mga secret recipe daw yan eh. Ano? Hindi ako marunong eh. Lemon, mahalang lemon. Kape. Kape, chocolate. Hindi. Asa mo? Suka, namamahalin, di ba? Tsaka yung suka ni Brad, ano yung Kiko man. Triple yung presyo nun. Hindi ako mabili nun, sabi ko, likam kilang ako yan. Pero yung Marco Peña, ayoko na. Isawa na ako dun. Marco Peña. Sana ba ako? Dato puti. So, pag mayroong binigay sa'yo, gamitin mo. Amen? At hindi mo lang gamitin, steer mo. Ibig sabihin, katulad no, ang ice cream sumawit. Ngayon tayo masyado masaan sa awit eh. Pero okay din yan, gamitin mo nang di katulad sa iba, nagpasikat. Amen? Nakaka-visit yun eh, pagpasikat naman. At tipong ano lang, katulad niya, meron kayong ano, dito ruwan mo yung iba. Amen? Huwag mong pangibabawin yung boses mo, at least, tumatama dahil sa'yo. Amen? Sa grupo. So, ganun din naman, kung magaling ka sa music, ibahagi mo, hindi mo kailangan magpabida.
Amen. Yun, ano, doon ka nagagamitin ng Diyos. Ano pa? Especially sa salita po ng Diyos. Ngayon, kaya ako namamangha. Kasi yung ibang, even obviously yung kulto, out of the picture na yan. Yung mga Baptist, paano hindi nila nakuha yung mga sinasabi sa Bible? Paano yun? Yung Baptist sila. Pumasok, no? So may nagturo, parang Galatians na naman, no? Sabi doon, ay nagpapa-impress, di ba? Because of advantage. Yung nasabi doon, eh. Sa Jude ba yun? Alamat. Ayos naman saan yan, eh. So ngayon, ano? Kung di ka aral, ano? Di ka aral, ibig sabihin, ayun pala yun. Parang di ko na, sige na nga, ikaw na nga tama kahit mali. Hindi ka aral eh. So pag ikaw nakikita mo, nakita mo na tinuruan ka, and then kasi ganito mangyayari sa inyo. Hindi mo alam ano mangyayari sa future. Kunwari, si, kunwari lang ha, imagine nyo na lang, kunwari si Joshua, nagpastor, kunwari lang. Ganito ang kaalakaran niyan, Joshua. O Joshua, ano, ba't po King James kayo, King James ba kayo? Maganda naman yung King James, kaya mo, gusto ng mga tao, madaling intindihin. Nakikinig ka ba? Napapahig ka ba nun? So, support kita! Magyan kita ng, ano, 5,000 a day. Gamitin mo lang yung ESB. Papahig ka ba nun? Gaduhin mo yun, ha? Nangyayari yun. Hindi ko siguro ganito ka, tawag dyan, hindi ganito talamak or ano. Pero pinapaano nila yan, tawag dito. Nilalakad nila yan. Meron kaming kilalang ganyan eh. Eh buti hindi naman nagpaano si pastor. Pero binasahan kami ng ano eh. Hindi namin masundan eh. Iba pala yung Bible. Paano nakapasok dito yan? Diba? Ito, wala nang papasok dito. Tatakot na. Amen? Amen. Ito, kailangan ng mga ano dito. Perversion ng salita ng Diyos. Tinatayo na, tinuturo natin tama. Tapos, pasokan tayo ng ganyan. So yan, so kung may gift kang ganyan, kasi naiintindihan mo, plus tinuruan ka ng matagal, salamat kung nagtagal ka dito, amen? Amen. Ang gagawin mo, kakompromise ka ba? Hindi, lalo mo pang steer up, ibig sabihin, pagyamanin mo, amen? Kung si pastor, medyo kabisado lang yung Bible, ikaw, kabisadoin mo lahat. Ah, ganun ba? Ang kaya mo? Mayroon ganun. Hindi lahat ha, pero talagang buong book, kinu-quote. Hindi yung kay Brad ha, alit yun eh. Unti-unti yan. Romans, buong Ephesians, buong Philippians, kaya yan eh. Lalo na eh, kasi mamaya na, kinukot niya pa yung Philippians. Pero pag kinukot mo lagi yan, lalong babaon yan. Okay, anyway, ano pa yung mga gift? Alam naman, sa music, ano pa? May binanggit, ano yung... Ano pa? Sige nga. Ha? Pakilakas. Teaching, di ba? Ano ba? Paano mo i-steer up yung teaching? Paano mo i-steer up yun? Aral ka pa, turo mo, i-challenge mo yung mali, no? Tsaka huwag mong i-assume na tama ka lagi, kaya nga inaaral eh. Yung mga maling aral, pumapasok talaga yun eh, pero nilalabanan. So, parang walang nagkaiba sa gera. Anong nangyayari sa gera? Hindi lang yung tirahan. Yung iba nangyayari sa gera-gera, hindi na nagkakatirahan eh. Nag-uusap na lang. Lokohan na lang. Mga spy. Huwag natin kalabanin yan. Huwag mo tayong matake. Yung pala, sila yung atake. Huwag ganun ba? So, dapat alam mo yan, inaalam mo. Amen? Amen. Ano bang dito sa 1 Corinthians? Of course, di ba? Binanggit yan sa 12 and 14. So, isa din yung prophecy, di ba? So, preaching. Okay? Matuloy tayo. So, sabi pala dito, which is hindi by the putting on of my hands. Alala ko talaga, parang preaching na kami dati, kami pa lang. Eh. So, ang tanong, Joshua, paano napupunta yung spirito ng Diyos sa'yo? May spirito ba ng Diyos sa'yo? Ha? Yes or no? Paano napunta sa'yo yun? Ha? Sinong ng Espiritu ng Diyos nasa inyo? Taas kamay. Ayun yung tumaas tuloy.
Sa Juliana, para napunta sa iyo. Ano? Paano mo sabi nasa Espiritu ng Diyos? Na-undos, ba't ka talay? Okay lang yan. Sige. Palagay mo lang. Kasi natama ka, di ba? Paano mo sabi mo ang Espiritu ng Diyos na sa iyo? Kahit maliit na example lang. Kasi, una, ano? Ang galing. Di ba? Nasa church ka ngayon, di ba? Yung iba, nag-isip pa yan. Church muna ako. Ano pa hindi ko nagagamit na excuse? Alam, ano yun, ah? Ito, hindi ko pa nagagamit to. Saan yung sinasabing gano'n yung iba, pero malamang gano'n na. Diba? Ibig sabihin yung Espiritu ng Diyos, inakay ka dito. Yun ang tamang gawin, eh. Amen? Amen. Ano pa? Julia, Espiritu ng Diyos. Okay, paano pala napunta sa iyo? Yan ang tanong ko. Bakit ka na sa church? Dahil na pinanganak ka, mahilig ka na sa church, gano'n ba yan? Paano? Sige, alalahanin mo, hindi ko kailangan mag-invento. Alalahanin mo, bakit ko ba ginusto ang church? Sa halip na mag-tiktok ako, magpahinga ako, matulog ako, mag-aral. Hindi, paano nga? Paano napunta sa iyo yung ganong thought and spirit? Ano, nabasa mo sa comics? Ano? Alalahanin mo, kanina, bakit ka pumunta dito? Dahil kay DM ba? Pinilit ka ba? Pinilit mo ba siya? O ikaw pinilit? Ano? Come on. Natulungan niya na. Sino? Naligtas una and then? Kahit ligtas ka, pwede ka parang mag-excuse eh. O ba't nandito ka? Paano nailagay sa'yo? Ha? Ha? Bakit mo ginusto? Yung tanong ko eh. Ha? Nakasanayan. Sino na? Taas kamay. Ikaw, Ate Marge, ito maganda. Ano? Dahil ginagawa. Okay, so may ligtas ka na. Salamat sa may. So, dito yung experience sa'yo. Pero, bakit andun yung desire mo ngayon na maglingkod sa Diyos? Paano napunta sa'yo yun? Paano patuloy yung ano ko sa... Paano po? Paano? Paano napunta sa inyo yung ganun? Na attitude at spirit. Nabasa niyo sa comics? Sa cellphone? Sa Bible. Nabasa niyo lang sa Bible? Pwede, di ba? Ano pa? Sa pagtuturo dito sa simbahan. Sino nagtuturo? Amen. Amen. Hindi ba ganun sa'yo? Ha? Hindi ba ganun? Ha? Ganun din. Ikaw, bad. Ito sabi, pero hindi sabi dito, pinutong, edi lahat na papatungan ko lahat yan. Para lagi na sa church. Obviously, hindi po ito patong lang. Amen. Ito yung sabi ko rin sa mga Pentecostal eh. Masyado nilang nililiteral. Eh, yun naman sinabi sa Bible, kaso hindi, patungan mo ng kamay mo, may, ano na, magic or something. Hindi ganun. Obviously, si, ibig sabihin ng puting kamayan, nagpagal siya. Amen? Nagpagal. Nagtabaho siya. Anong kailangan? Para si Timothy ay, maglago o maglumago, matuto. Matulagyan ni Ate, ano, kanina, Ate Marge. So, paano siya matuto? Eh, basta wala akong mamasahe. Sige, sanduhin kita. Gising ka lang umaga. Sige po. Kasi kaya niyang gawin yun eh. Yung di niya kayang gawin, umingi siya ng tulong, di ba? Kasi di na siya umingi ng tulong. Talagang automatic na tayo, di ba? Ganun din naman kina ano. Bagay itong mga to, si... Okay naman to eh, no? Mga si Mamean, inanarin kayo. Ito, una, sino mga sinaray-ray muna eh, di ba? Kasi mamaya, inaano na, sina-challenge natin siya. Ay, paano gagawin pa ako, pastor eh? Sa palagay mo, then di ko ginano, di ba? Pero, eh, sa utang. Ako din may gagawin. Amen? So, gusto ko lang sabihin yun, okay? Huwag niyong, okay, may kinig sa Pentecostal, okay? So, si Timothy, lumago dahil sa pagkilos ni Paul sa kanyang buhay, bukod sa turo. Bago madala mo yan sa church, hindi naman yan basta ano lang eh. Diba? So, marami yan. Katulad dito, sineset up natin to. Anong kailangan natin dito? And then, saka natin gagawin yung pinapuntante, mag-aaral salita ng Diyos. So, ayan. Okay, so tapusin natin ito. Sabi sa 7, for God had not given us the spirit of fear. Nakita niyo yun? So, kanina, yung spirit at the gift of God.
Pero ngayon naman, minsan kahit talented kang tao, sapat na ba yun? Kunwari ako ay sundalo, magaling akong mag-shoot, magaling akong mag-karate. Kasi nabalitaan ko yun ako sa Mindanao, pinupagutan ang ulo doon, namutla na. Eh paano kung mga time yun? Patay ka talaga, eh kaso kung takot ka, di ba? So ganun din sa mga lingkod ng Diyos, may mga time, at napakaraming time. Na yes, kaya mo nang gawin yung sa palagay mo kaya mong gawin, pero kailangan mo nang tapang. Amen? At minsan kahit di mo alam gagawin mo, basta alam mo yung kailangan mong gawin, hindi mo alam exactly yung paano, yun ang magsabihin. Hindi mo alam kung paano, exactly, pero kailangan mong gawin, alam mo na yan, soul winning na lang, ganyan yan eh. Paano ka matututo kung hindi ka nagsisimula? Di ba? Pastor, may nakita ako din, sabi mo nga, kwento mo, sinigawan si Ate Jamie, di ba? Eh, yung mangyari sa akin yun. Eh, sa dami nilang napitan, isa lang yung sa 1,000 eh. Oh. So, tatakot ka doon. Amen? At pag sumigaw, di ka na masaktan eh. Kalooban mo lang, patibayin mo na lang. Tsaka itindihin mo na, sila may problema. Amen? Nag-pray mo lang next time siguro. So, ikaw ma, patakot. Kaya ito pala, ganun ang ano ito ha. Parang si Timothy, pinapapunta niya sa kanya. E samantalang dihado na nga yung kalagay ni Paul. No? So, kasi sabi niya, in-encourage siya na, hindi matapang ka. Okay? Kasi pag mayroong kang takot na gawin yung tama, hindi sa Diyos yan. Amen? Bigyan tayo marami example. Patulad nung yun nga. Eh kung siguro kung yung mga preaching ko lang nalagay ko doon, di pag-iinitan eh. Kaso, syempre di natin kaya ipaliwanag ibang bagay. Di kumuha tayo sa iba, nilagay natin doon, ay sikat na yun. Okay? So in a way, na-persecute tayo, okay lang. Amen? Ayun, kasi hindi tayo takot. Ano pa? Baka pag-initan kasi, sinabi mo eh, mga wala kang friends. Diba? Ano yun? Nag-uusapan ka sa likod mo. Nakatalikod ka, lulutuin ka na dun. Kaya pag harap mo dun sa isa, ano ka, may label ka na agad sa utak, sa ano mo, sa noo mo. Ito yung, kung ano man gusto nilang label. Ang hirap nun, mag-umpisa ka pa lang. Pero okay lang yun. Ayan. Matatakot. Posible yan. Katulad niya, ang pandemic na naman, di ba? Iba, natakot, papasarado daw lalo sila. Eh, may sinampulan pa, ang gagaling itong mga ito eh, no? Isa lang yun. Sa isang, siguro, sa 10,000 pastor, isa lang yung kinulong, takot ka? Eh, basta baka mangyari sa amin eh. Anong gagawin mo ngayon? Online, kausapin mo yung camera. Good luck sa'yo eh, paano iba? Walang load. May load, babagal ang internet. Kasi nasa Lagundi. Diba? So kung huminto tayo, no, paano? Wala. Wala si Ate Marge. Wala, basically, lahat kayo, wala. Kami-kami lang. So huwag kang takot, lalo mga lalaki. Ganito yan. So paano mo nasabi yung tamang fear? Ngayon, kung sinabi sa Bible, mali yun, huwag mong gawin. May takot kang gawin yung mali, tama yun. Pero kung tulad ng nangyari kay Peter rin dyan, diba, sa Acts, papakulong namin kayo, tumigil-tigil kayo dyan, eh, kinulong na nga, eh, nakalaya. Kung takot-takot ka, alis ka na doon, diba, doon lang tayo sa ibang lugar, eh, napakulong tayo dito, eh. Kaso hindi pa tapos yung, ano nila sa Jerusalem, eh. Doon lang sila. Lalong maraming naligtas, kasi tapang nitong mga to, sinasamahan siya ng Diyos nila, amen? Amen. Ganun tayo, huwag ka matatakot, ang hindi Diyos ang nagbigay niyan, ang binigay ng Diyos, power! Okay, hindi lang sa lakas ng boses yan. Yung ibang malakas lang ang boses, walang sense, sinasabi, walang power dun. Kili-kili power yun. Ang daling barahin nun. Anytime, Jesus will come! Amen! Ay, di ba sabi sa Bible? Pwede, pag-usapan niya, di-divide ka na naman eh. Di ba? Takot agad eh. Hindi Diyos ang nagbigay ng power, hindi nga power yun eh. False confidence yun. Huwag ganun. Anyway, ganun din ang love. Anong binigay ng Diyos? Iba sa atin, kaya ayaw mag-soul winning, wala kang ganung pag-ibig eh. Amen? Eh bahala sila sa impyerno. Tigas ng ulo nila, ayaw pumunta sa church eh. Kaso nga, ano makalagayan ng taong yun? Paano kung lumaki siya doon, nanay tatay niya, loko-loko, for example, or pagano, di ba? Alam mo na, mayroon silang alternative religion, nakakala nila, okay na, hindi pala. So, anong gagawin mo? Wala kang pag-ibig, hindi mo na tsatsagayin yun. Sabi mo lang, eh, bahala kayo dyan. Wala kang pag-ibig. Hindi yan ang binigay ng Diyos. Amen? Nagbigay siya ng Diyos ng pag-ibig. Amen ba? Amen. Eh, basta wala ako nun. Hingin mo.
sumama ka sa mga tao na nakikita mo, salit na magpahinga na lang, gusto all winning pa. Amen? Gagastos pa doon, okay lang. Kasi mahal ko itong kahit isa, dalawang kaluluwang ito maliligtas today. And then a sound mind. Yung sound mind, nabanggit ko yung mga maling turo, di ba? Kaya takot silang depensa yung sarili nila kasi pag mayroong may alam dyan, takot na yan eh. Kasi hindi sound. Alala nyo ba yung may preaching ako dati dito eh. Ano ba yun? Sound mind, sound doctrine. So baka ulitin ko yun kasi maganda yun eh, no? Para sa iba. Pag sinabi pong sound, matibay, solid. Okay? Hindi ko na ulitin yun. Basta ginamit ng adjective yung sound para isang buo at maayos na either ano man niya. Pero dito, mind. Ibig sabihin, matino utak mo. Hindi yung kanina, kausap ka, ligtas ka na, ngayon, hindi na. Tapos, hindi ka seryoso gawain ng Diyos. Parang, ano utak nito? Diba? So, wala. Hindi yan sa Diyos. Yung mga kilala tayong ganyan, malamang, napasuka na ng, ano, kakam na lang. Depende kung ligtas talaga. Kung hindi ligtas, wala talaga. Pero kung ligtas, kaso, pinaina ng pera, ng kayamanan, ng kasikatan, ng forma, di ba? Ay, galang bagay ka dito. Huwag ka dyan sa Baptist. Naloko. So, hindi galing sa Diyos yun. Kasi pag hindi mo na i-preach yung katotohanan at pag-ibig, at hindi ka sigurado tama sinagsasabi mo dyan, hindi yan sa Diyos. Amen? Amen. Yun lang po yung ano eh. Kaya ako minsan tinatanong ko sa sarili ko sa iba, nag-challenge. Siya, pastor, paano wala ikaw? Tama. Ikaw lang yung tama. May mga ganun eh. Ako lang ba? Una, hindi. Kasi nga, kumpi natin yung Bible. Kaya huwag niyong dadalhin sa sarili, huwag yung personalin. Pag tinanong ka, paano mo nasabi, ito yung Bible. Yung iba, mag-label agad. Hindi mo inaral yan eh. Paano mo nalaman? O, sige, tingnan na sa Bible. Hindi na, oh, sarado na. Ako, huwag yung sarado utak. Ilang taong ka mag-uturo, bata ka pa. Really? Ano mo, bata? So, tuloy natin. Ito na. So, ngayon, nabanggit kanina yung tapang, kapangyarihan, maayos na utak, pag-ibig. Meron pang kulang minsan eh. Okay? Minsan kahit gaya mo nang gawin yun, kaya again, parang natakot ka rin. Alam mo, matalino ka, parang takot ka rin. Kasi, minsan ano, minsan naman ang pigil sa atin ng demonyo, yung kahihiyan, di ba? Aasarin ka lang yan. Eh, puro Bible. Di ba? Mga ganun ang asarin. Ayaw na akong pag-usapan. Di ba? Pag inaasal ka, eh, Bible ka na. Ano ba kayo dyan? Ha? Seryoso naman kayo masyado. Di ba? Uminom. Diba? Ganyan lang ang style yung mga yan eh. Pag gusto mong pag-usapan ha, ano bang, ano mo dyan? Ayaw na mag-usapan yan. Pansin nyo yun, back out agad, dismiss. Kasi, tawag yan, hindi nila siguro talaga sabi nila. Naitanim lang din sa kanila yun. Kasi nungalingan yan. Therefore, huwag ka dapat matakot at huwag kang mahiya. Yun actually yun. Pag ikaw nahiya ka na, mag-solwin ay Bible hawak mo. Kami, ano ba, anong uso ngayon? Ano ginagayan? Lato-lato. O, cellphone. May cellphone din tayo, man. Ang karami payabagan. Pero, ano ba yung payabangan ngayon? Sa mga katulad na yung mga boys, ano ba tayo? Big boys, anong payabang? Mga sasakyan yan eh. Ano, APB? Ayos naman eh. Diba? Gas-gas pa yung high-ace eh. Parang nabangga na naman ba yung likod? Hindi ko alam. Sinilinis ko eh. Anyway, bangga lang yun. Amen? Kung tati nagagawa yung kalooban ng Diyos. Hindi ako papasal dyan. Amen? Nahihiya ka ba? Ang late naman ng church nyo. Alala ko tuloy yung asawa ng pinsa namin. Eh. Alam ba kayo dyan? Alam ba kayo dyan? Ano? Mga 50 oh. Kaya may alapunta na usapan sa doktrina. Yung pala, Catholic something siya. Anong tagapagturo na ewan. Napilayan kasi yun. Nagano na lang. Eh, mga may batak-bata kasi silang mga pare. Eh. Wala bang pinasok doon. Eh, yabang na eh. Pag-iabang mo yung bilang nyo, ligtas ba kayo? Yun yung narinig ko nagsabi na, kailangan mo lang muna lahat ng bagay ito para ka maligtas. Ganun. Ha? Ikaw, maligtas ka na, hindi. Dapat, malalaman. Ang labo. So, gusto kong sabihin doon, ayun, hindi ako nahiya sa kanya. Gusto ko pa nga mag-usap kami. Kaso nga, binablanko na ako. Okay. So, ganun din tayo. Again, kung mali ka, mali ka. May katotohanan ang gusto nating dalhin. Pero pag nakita mo lalo ito, ang context ka dito si Paul eh. Nakulong ba naman? Kunwari ako nakulong ako. Paano yan? Ngayon, anyway, sigurad, kahit paano kayo ay, di ba, kahit, ay, magpuntahan kami si Pastor, mag-preach doon, natapang,
Naka-aircon kami doon. Ay, ito paano? Nag-on kami yung salita ng Diyos. Puro tama yung tinuturo sa akin. Nakulong. Paano yun? Hindi mo pwedeng sabihin na hindi ka mayayanig, di ba? Yung pananampalataya mo. Ay, naku, yung sabihin, hindi siya pinotektahan ng Diyos. Hindi laging ganun. Misa, hinahayaan ng Diyos, pati parang si Paul. Hinayaan niya. Bakita yung tibay ni Paul. And then, yung kanyang mga tagasunod. Kaya anong nangyari nung kay Paul? Lalo po siya, sabi niya. Sabi niya, the word of God is not bound. Sabi doon, lalong lumaganap ang salita ng Diyos. Sabi niya doon, naging matapang lalo yung mga lingkod ng Diyos kasi nabilanggo. Wala akong ginagawang masama. Ba't siya binilanggo? Malito. So, ba't galit siya sa salita ng Diyos? May dahilan. Yung tinuturo ni Paul, yan yung tinuturo natin sa sinabi ng Panginoon. So, lalo silang tumapang. Kaya kayo, huwag kayong mahihiya sa atin. Amen? So, again, di mo lang kailangan magpagyabangan kasi. Okay, katulad nyo, ilan ba kayo? Ayan, konti nyo naman. Ano ba kayo? Sino ba nagpaparami? Kayo, ilan ba kayo? Paano ba kayo dumami? Mga Catholic, ha? Ano kayo dumami? According to history, Muslim, para tumami. Iglesia ni Manalo, para dumami. Karnal, ang ginawa nila, ang method, hindi katulad natin. So, huwag kayong mahihiya. Amen? Huwag nyong papahiya. Si pastor yan. Ano yan eh. Ano lang yan eh. Hindi naman katulad ni... Sino bang sikat na ano? Mayaman. Ha? Na Ikay Buloy. Si Ikay Buloy, mayroon sariling ganyan. Wala ang kwenta yan. Baka nang mahiya pa kayo. Kaya nga, sa una pa lang, di ba? Gusto ko, unang masyara natin, mga kamag-anakan nyo. Amen. Yung deciding factor, eh, no? Kung kayo, ipipigilan nila, bahala sila. Kung lalo kayong matuwa sila, naligtas din sila, di okay na okay. Ganun yun. Kaya yan, huwag natin kakahiya ang Panginoon at ang lingkod ng Diyos. Sabi dyan, testimony of the Lord pala yun. Yung siya ay naging na-imprison at maraming bagay pa. Hindi na sinabi lahat dito. Pero isa yun, nabilanggo siya. Yung testimony ng Panginoon. But, be thou part ito na. Yung sabi ko kanina eh. Kung magaling ka, kaya mo yan. May isip at may isip mo, paano pag ako naman yung kinulong? Di ba? Kasi sabi ni Paul dito, eh, ganun talaga. Anong gusto mo? Wala. Ano, kami lang, gano'n. Gano'n yung iba, kahit ako dati, no, gano'n isip ko, ano yung paraan na ako'y makapaglingkod na walang risk. Pwede, hindi ako pwedeng maganyan. Pwede ka ba, ano ka lang? Yung iba, gano'n website lang eh. Nakatulong din, kaso, hindi babaon eh. Sa puso ng mga tao yung tinipreach mo, ang website ka lang. Amen? Sa dami ngayon kasi numalinga sa internet. O, diba? So, better, i-risk mo na rin. Kung ano man yung i-risk mo, tabaho, ano pa, kahihiyan, kung ano man yan. Yung sinasabi ni Paul dito, maging kabahagi ka rin. Amen? Partaker of the affliction of the gospel. Kasi pag ginagawa mo kasi, nag-share ka, may mga ma-experience kang affliction or kapigatian. Okay lang yon. Okay yan. May makiparty ka. Parang nagbubuhat ng, anong binubuhat nyo? Anong binubuhat nyo? Kunwari, yung ayaw nyo buhatin. Buko. Rep, yan, rep, di ba? Pag ikaw hindi ka nagbuhat, yung iba mabibigatan. So, kaya makibuhat ka rin. Eh, sakit, pastor, eh. Yung iba nasaktan din, yung iba nahihirapan din. Amen? Ganun sa paglilingkod ng Diyos, sa Lord Diyos. Ang Panginoon nga, hiniya, sinaktan, bandang huli sa kanyang glory, oh, ayaw mo nun? O sana, ganun tayo. Willing partakers. Dapat ganun. O, mapapahiya, okay lang yan. Huwag lang tayong mapahiya ng mali ginawa natin. Ngayon, kung may mali, pwede palitan. Pwede baguhin. Ngayon, last, sabi dito, sino yung who at save? Sino nagligtas sa atin? Dito. Parang pareho na rin yan eh. So, nabanggit ka rin si Jesus, our Lord. And then sabi dito, God. Okay, yung gospel, sinabi niya sa Romans 1:16, the gospel is the power of God unto salvation. Ganun na naman dito. Pag ikaw ay nasasaktan dahil nag-preach ka, na-inconvenient ka kasi, ayun, kaasaran ka ng iba, gagastos ka, mga bagay na hindi nila naintindihan. Pero ikaw, tuloy lang. Ano daw? Ginagawa mo yung para sa Diyos na siyang nagligtas sa'yo. So, hindi ka talo. Naintindihan ba yun? Sino dito yung dinetake for granted yun, naligtas ako? Okay, salamat. Salamat talaga. Kaso, anong gagawin mo dun? Okay lang, ligtas ako. Natamad na ako. Ganun ba yung tamang response doon? So, obviously, hindi.
Kung niligtas ka ng Diyos, ang tumawag sa iyo para ikaw ay maging banal. Okay? Sabi dito, not according to our works, but according to His own purpose and grace, which was given us in Christ Jesus before the world began. So, ganito. Ibig sabihin, napaagad na ng purpose and grace niya. Again, grace is, salamat sa Panginoon, tayo dapat walang maliligtas at dahil makasalanan tayo. Pero biyaya ng Diyos, siya yung namatay para sa atin, sumalo ng ating kasalanan, salamat sa Panginoon, biyaya niya yun. Sa halip na tayo yung piyano lahat ba, nagkaroon tayo ng chance. At mga ligtas, hindi lang chance, ligtas ka na. Pero bigyan natin ng daan niya sabi, according to His own purpose. So, lahat pala na nangyayari, including yung posible na ma-persecute si Timothy at tayo, gusto pa rin pala ng Diyos yun. Kaya sabi mo kay Brother James, kasi alam ko na yung pag binigyan ka ng space ba, dinamad ka, medyo na-convene, hindi ka na nahihirapan. Pag hindi ka na nahihirapan, nakita niyo ba yung meme na ano, sabi? Sabi niya, difficult times create strong men. Tama naman, di ba? Kasi yung pangalawa, strong men, difficult times create parang happy men, parang gano'n. Kasi pag nakalaya kayo, malaya kayo, mayaman kayo, blessing, di ba? Kasi pag mayaman na kayo, manghihina ka na kasi wala ka ng kalaban eh. Di ba? Di ka nalalaban kasi wala ka nalalabanan eh. Hihina ka ngayon. Pag humina ka, lalo ka ang environment na mag-create nyo. Siyempre, hindi maganda ang environment. So kaya minsan, huwag nyo i-despise yung difficult times. Amen? Ganon din dito. Si Timothy, ano ang gagawin ko? Bayaan ko na si Timothy doon, mag-preach-preach lang siya doon. Dito sa, anong lugar ba to? Nakalimutan ko, parang Troas eh. Nakalimutan ko. Parang Troas to, sino nakakalam. Sa kung saan siya nakilong ngayon? Para sa room to eh. Kung si Timothy, hinayaan ko na lang manghina doon at magpa-cute na lang doon, magpa-pogi na lang doon, manghihina to. Pag namatay na ako, ano sino mag-lead sa kanila? Hindi naman si Timothy yung mag-lead sa at least marami siyang lilid. Kailala niya si Paul eh. Di ba? So, ang sabi niya, sige ba? Sige, okay lang yan. Dahil, pag ikaw ay nahirapan, lalakas ka rin, at titibay ka rin. Amen? Matibay ba kayo? Salamat sa Panginoon. Nakatagal ako, no? Hindi ko alam, mga pags, may kaya rin. Kailangan ko lang mag-ano. Amen. Nakaraos tayo. So, let's pray. Next time po yung second part. Lord, maraming salamat po, Lord, sa inyong salita again, sa lakas na binigay sa inyong lingkod. Panginoon, makita namin, Panginoon, sa book of 2 Timothy na makita namin again ang correspondence nila, Panginoon, paano sila nag-usap, ano yung mga pinag-usapan nila, paano ito lang ginagawa. Nawa, i-focus kami dito, Panginoon. Makita namin, mag-desire din kami, mangarap kami. Maging tunay na lingkod ng Diyos at mabungang anak ng Diyos at lingkod ng Diyos katulad ni Paul and Timothy. I pray, Panginoon, na bawat isa yung dililiban. Paglabang po namin aming oras dito, Lord, kahit sa linggo, dito na kami. Thursday night, Panginoon, ito yung Bible study namin, saan isa-isa namin by verse, mga libro sa Bible. So I pray na paglabang namin to, Lord, makita namin ang ginawa ng yung lingkod Paul and Timothy. Ano po yung nagpagal, especially Paul, tinuruan niya yung kanyang disciple, Panginoon, ganun din si Timothy. Nagpaturo naman siya. Nakita din namin yung role, Panginoon, mga kababaihan. Napakalaki po ng ginagampanan nila sa buhay ng kanyang mga anak. And therefore, pag ang mga anak po namin ay napalaki na yung maayos na nagilingkod sa inyo, kayo po ipanalo, Panginoon, at nagawa namin, Panginoon, ang aming kalooban, ang inyong kalooban para sa amin, Panginoon. So, yun lang po, Lord. Again, magpalaan yung bawat isa sa aming mga itira pang oras. Linggo, Panginoon, magpalaan pang ministry, ang bawat isa, Panginoon, yung mga kailigan, Panginoon, yung nakakalam, ang kailangan namin. Protection, Panginoon, iba financial, yung iba naman ay sa kalusugan, Panginoon. Yung iba po ay protection, iba yung lakas, Panginoon, spiritually, I pray na kayo po ang gigilos lagi, Panginoon, tulungan yung bawat isa. Sa inyo po kayong tiwala. Ang lang po, Lord, kayo malulati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.